napapanahong pag-usapan kung sino ang papalit kay Pope Francis. Yan ang pahayag ni Luis Antonio Cardinal Tagle kasunod ng usap-usapang isa siya sa mga matunog na maging susunod na Santo Papa. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa kanyang edad na 85, may mga nakakapansin ng panghihina ni Pope Francis na naoperahan pa kamakailan sa kanyang kolon. May ininda rin siyang sakit sa kanyang tuhod na lalong naglilimita ng kanyang mga kilos. Hindi tuloy maiwasan ang pag-ugong ng balita na baka magbitiw na ang Santo Papa. Kakabit ng usap-usapan na yan, lumutang ang mga pangalan ng mga posibleng pumalit sa kanya. Sa ulat ng news site na Catholic Herald, dalawa ang maugong na maging susunod na Santo Papa. Yan ay sina Cardinal Peter Erdo ng Hungary at ang ating kababayan na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Posible raw na piliin ng mga conservative si Cardinal Erdo habang mga liberal o progressive naman ang inaasahang boboto kay Cardinal Tagle. Pero sa isang panayam, nilinaw ni Pope Francis na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Ganyan din ang sinabi ni Cardinal Tagle sa isang pahayag na ipinadala niya sa News 5. Hindi raw napapanahon na pag-usapan kung sino ang papalit kay Pope Francis, lalo't malakas pa ang Santo Papa. Ganyan din ang pananaw ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Gayunman, nauunawaan daw ni CBCP spokesperson Father Jerome Siciliano ang pagkasabik ng maraming Pilipino tuwing nababanggit si Cardinal Tagle sa mga pinagpipili ang susunod na Santo Papa. Ang pipa si kasi parang hindi abot kamay ng ano yan eh, ng mga Asian. Isang bagay talaga na dapat na ipagmalaki natin bilang mga Pilipino. But then again, more than hoping for that to happen, ngayon lang ay magdasal na muna tayo. Noon pa man, matunog na talaga ang pangalan ni Luis Antonio Cardinal Tagle na maging susunod na leader ng Simbahang Katolika. Kung matatandaan, bago magbitiw si Benedict XVI bilang Santo Papa noong 2013, hinabol na mapromote bilang kardinal ang nooy Archbishop of Manila para makasama siya sa mga papal contender. Ang dating ambassador sa Vatican na si Henrietta de Villa naniniwalang panahon na para magkaroon ng Santo Papa mula sa Pilipinas. Kung magkaroon ng isang Pope from Asia, talagang makikita mo na buong mundo na represented na. Dahil dati ang papacy ay usually nanggagaling sa Europe, hindi ba? Very Eurocentric. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.